Wala akong pakailan sa paninira niyo sa buhay ko. I will stand myself who I am. Hindi na ako magsasabi tungkol kay Francis Leo Marcos dahil galit na galit ka sa tao. Pinersonal mo ako. Tayong dalawa na ngayon na magkalaban. Di ba? Pinersonal mo ako, J.R. Balico. So tayo. Sa sobrang hirap ko, hindi ako makakain sa isang araw. Wala akong pambili. Diba yun na sinabi mo? Ako yung naghihirap. So, ano, diba? I'm gonna follow up my call to the immigration of Paris, France. So, they know where you work. So, you are the one who pushed the button. Galing sa'yo, ikaw ang nagsabi. Come on. So when you say the word, sabi ko nga sa iyo, nahuhuli ang isda sa bunganga. Ganon, ginawa mo, di ba? Ikaw ang gumawa. Hindi ko nakasalanan nyo, you push the button. So, dude, when you push the button, it's gonna be it. I'm sorry, man. But you did it. Can you push the button? That's gonna be it. I'm sorry if some other Filipino, I care, but when you push the button, yun lang. Wala na akong masasabi sa'yo. Binabalaan kita kasi, kaso tigas ang ulo mo. Binibigyan kita ng babala. Diba? I give you the warning, pero you know, lolo na ako. Tanda na ako eh. Hindi ko may tanggi yung matanda na ako. Wala akong pinagyayabang. Yung sabi niyong mayabang ako, sa sobrang kayabangan ko, kabubuhan ko, wala akong alam. But you know, you should not let me know where you work. Alam ko kung saan nagtatrabaho, kaya the immigration, they already know where you at. Damian Balico Jr., they don't need your birthday. They know where is the Filipino community. Diba? So, sorry dude. I'm not kidding. I already sent the message and I follow up the call. So you push the button. When the button is pushed, it's worse. Kasi bobo ako eh. Hindi ako marunong. Sobrang bobo ko. Wala akong alam. Grade 1, ano eh, hindi pa nga ako nakatapos ng grade 1. Kindergarten lang. Kindergarten lang inabot ko. Wala akong pinag-aralan. Sobrang bobo ko. Sobra. Sobra ang bobo ko. Wala akong pinag-aralan. Wala. Sobra. Kawawa ako. Sobra. Pinagdaasan ko sa buhay. Sobra. Kasi mahirap lang kami. Sobrang hirap ko. Yeah. Kasi ganun ang buhay pa lang. Hirap ng mahirap, no? Pero pinipilit kong makatulong. Pero gusto kong makatulong. Pero pag tinutulungan mo yung tao, binababoy ka. Parang ano eh, hindi maganda. Ano yun? Yung kaya ako, hindi naman ako, sabi ko nga sa iyo, iho, hindi ako masamang tao. Hindi ako masamang tao. Pero sa iyo nagmula yon. Ikaw nagsabi, di ba? Human trafficking, smuggling. So damay-damay na lang. Kawawa naman yung iba, madadamay dahil sa iyo. So kasalanan mo. Dahil bobo ako, sobrang bobo ko. Pagkalat mo sa talino warriors mo na sobrang bobo ko. Talino warriors mo, pagkalat mo sa sobrang kabobohan ko, pero I know how to contact the immigration in France, di ba? So, sobrang bobo ko. Kaya pati ibang Pilipino madadamay dahil sa'yo.
Di ba? So, sorry na lang. Damay-damay na lang to. Eh, ako naman, sinabi ko nga sa iyo, hindi ako pwedeng matakot. Dahil sabi ko sa inyo, wala akong pakailang sa paninira nyo sa buhay ko. I will stand myself who I am. Hindi na ako magsasabi tungkol kay Francis Leo Marcos dahil galit na galit ka sa tao. Pinersonal mo ako. Tayong dalawa na ngayon na magkalaban. Di ba? Pinersonal mo ako, J.R. Balico. So tayo na ngayon na magkalaban. Hindi ko na pe-personalin si Francis Leo Marcos kasi humahanga ako sa tao sa kanyang kabaitan. Mahanga ako kay Francis Leo Marcos. Nagdarasal na lang ako, dadaanin ko na lang sa dasal na sana si Francis Leo Marcos ay makalampas sa kanyang mga hinaharap, kung ano man yon. Bahala na sila. Wala na akong masasabi, pero ikaw, you put me in your step. Ganon, basura ang tingin mo sa akin, ay bobo ako. Oo nga, wala nga ako talagang pinag-aralan, wala. I never finished any education, nothing at all. Hindi ako nakatapos ang kindergarten, no? Wala. Pero sa sobrang kabubuhan ko, kaya hindi ko alam ang ginagawa ko. Nakakatawag ako na immigration. Natawagan ko immigration, may nakausap ako. Nasend ko yung message. So alam na ako saka nagtatrabaho. Kaya I'm sorry, man. You push the button. Diba? They will call me back and verify with me. So, and they will coordinate to the consulate. So, baka yung ibang Pilipino, baka madamay dahil sa'yo. Kasi J.R. Balico, ang tao, huwag mo maliitin yung tao. Kasi, pag minaliit mo yung tao, pag, alam mo, lalo ako, Batangay niyo ako. Alam mo ba yung manok sa Batangas? Pag pumupog, patay ka kaagad. Ano yun? Kaya iho, sinasabihan kita. Iho, wag mong, hindi mo kilala ako eh. Sobrang kabubuhan ko, bobo talaga ako. Sobrang kabubuhan ko. Wala na akong ibubog ang ano, dahil wala na, surrender na ako dyan kay FLM, pagdarasal ko na lang si FLM araw-araw, at magkikita din kami ni FLM saan man. Sana just dasal ko sa Panginoon na magkita kami ni FLM, at ikaw din, gusto rin kitang makita, J.R. Balico, kung saan ka man humantong. Wala akong magagawa. I will follow up call. I already talked with somebody and the Filipino community is very small in France. So, di ba? Paris, France. Kaya alam nila kung saan ka nagtatrabaho. Kaya you have to be careful. Sabi ko nga sa iyo, yung pader matigas. Huwag mong yuntog ang sarili mong ulo. Kasi ikaw naguntog sa sarili mong ulo eh. Ikaw nagbigay ng pain. Ako po, itong batang to, sana matuto ka. Matuto ka ng leksyon sa buhay mo dahil wala kang galang, wala kang respeto eh. Wala kang respeto sa kapwa mo. Kaya dasal ko na lang kay FLM eh. Sana eh malampasan niya lahat ng mga pinagdaraanan niya. Yun lang. Sobrang bait ng taong yun. Hinangaan ko. Kaya humanga ako. Pero ako, sisirain mo ko sa social media, hindi makaka-epekto sa akin yun. Ako pa. Ang tanda ko na eh. Ano magiging epekto nun doon? Hindi naman ako YouTuber. Sasabihin mo ako, vlogger. Na ako'y naghihirap. Sobrang hirap ko talaga. Wala akong makain eh. Hindi ako makakain. Pwede ba ako tulungan mo? Nangingi ako. Hindi ako makakain eh. Wala akong makain sa araw-araw. Wala akong makain. Kaya ano, hindi ako makakain eh. Hindi ako makakain.
Kaya sa sobrang ano. Hello, Leon. Hello. Hello, Daddy. Oh, balita. Kumusta na? Ito, katatawag ko lang sa France kanina eh. Daddy. Oh. Daddy, pwede mo balik ako? Ano, ano? Nandun doon. Maya mo lang. Ayoko madadamay ka. Ako ang personal na ano to. Personal na kami. Kaya kapag ako humihingi ng paumanhin, yung ibang Pilipino baka madamay. Ako humihingi po ng paumanhin sa mga taga-Paris, France na Pilipino na OFW dahil po meron tayong kapwa Pilipino. Human trafficking po yan. Kaya ako po humihingi ng paumanhin. Kaya kung hindi po kayo makipag-ugnayan sa immigration, consulate, Philippine consulate dyan sa Paris, France, kung hindi po kayo makipag-ugnayan sa immigration ng France, Paris, France, kayo na po ang bahala. Naka-ano na po yun, naka-message na po yun sa immigration ng Paris, France, yung pong pangalan Damian Balico Jr. Hindi po nila kailangan yung birth certificate, basta meron na po siyang picture. Alam po nila yung picture, pinadala ko na po. Pinadala ko na yung picture ni Damian Balico Jr. Kaya, kasi bobo ako. Noel, ako'y bobo, isa akong bobo. Wala akong pinag-aralan. Kasi inabot ko lang, hindi pa ako nakatapos ang kindergarten. Oo, hindi ako nakatapos. Tsaka mahirap lang ako. Noel, naririnig mo ako? Sa sobrang kahirapan ko, hindi ako makakain sa isang araw eh. Kasi di ba, sabi namamalimos ako eh, namamalimos, sabi ni Balico sa vlogger ko daw, nagba-vlogger daw ako. Hindi ako nagba-vlogger. Iho, hindi ako vlogger. Ayaw kong kumita ng pera, hindi ko kailangan ng pera eh. Ako'y namamalimos. Ayaw kong kumita ng pera, kaya ito. Ako'y wala na akong mga kaibigan sa inyo pong lahat. Wala na po ako masasabi kay Francis Leo Marcos. Napakabait po ng taong yan. Lagi ko na lang po ipagdarasal dahil po ayoko pong galit na galit ito si Bagtip, si Damian Balico Jr. A.K.A. J.R. Balico. Ay, kaibigan! Ikaw na ngayon ang ahabulin ng immigration dyan sa Paris, France. Kaya yung ibang mga kababayan natin Pilipino, baka madamay dahil sa iyo. Kawawa naman yung mga kababayan natin dahil madadamay dahil sa iyo. Bakit ginagano mo kasi ako? Hindi mo ako ginalang. Dapat may paggalang ka sa kapwa mo. Sinabihan kita, dapat gagalang ka sa kapwa Pilipino mo. Dahil ako, gumagalang ako eh. Alam mo yung, ikaw na nagsabi eh. Human trafficking, smuggling. Di ba ha? Nanggaling yan sa bunganga mo. So ito, naka-report ka na. Tinawagan ko na immigration dyan sa Paris, France. Minessage ko na sila, pati yung picture mo. Daddy! Oh! Daddy! Oh! Ano? Ha? Wag mo na pansinin yan. Oh, eh. Nakano na eh. Kasi ang dami niyang nilalabas na ano eh. Ang tao niyang nilalabas eh, kasi personal na to. Personal na. Kaya apektado na. Marami nang magagalit sa akin. Ha? Ha? Yeah, kanina, inayos na nung stop ko. Nadadala ko sa iyo. Mali yata yung email mo eh. Mali ang email mo. Kaya sometimes, ha? Titingnan ko ulit kasi sinabihan ko yung... Yeah, sandali, naka-speaker ka. Sinabihan ko yung empleyado ko. Pero ano... Mamaya, sandali.
Ha? Ano? Sandali muna, sandali. Okay, po-forward ko. Sandali lang. Okay, I'll talk to you later. Okay, bye-bye. Okay, bye. Kaya ano, pasensahan na muna. Hindi ako nagsimula nito. Kayo ang nagsimula, di ba? Ganun ako kabobo.